bungo na lang sa sakit yung dinadala mo sa buhay ko. Sabang-sawa niya ako! Kumain ka pa. Ayan. Sige. Misteryong minsan, hindi na natin maintindihan na kahit anong eksplanasyon ang gawin, hindi agad mauunawaan. Dahil lang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang kwento. Kwentong masaya, pag-ibig, malungkot, masalimuot, at puno ng kababalaghan. Ako si Patricia, lumaki ng walang kalinga ng isang ina. Kasama ko ang aking ama na siyang nagpalaki sa akin. Ngunit malayo ang aking loob sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. May mga bagay lang talaga na hindi ko maunawaan at patuloy na bumabagabag sa akin. Bata pa lang ako, marami na akong karanasan na mahirap ipaliwanag. Nandyan yung nananaginip ako parati ng isang matandang nakaitim na bero sa simbahan. Simula noon, tuwing napapatingin ako sa mga ribulto ng santo, parang may kakaiba na may gustong sabihin o ipaliwanag sa akin. At dito na magsisimula ang kwento ng aking buhay. Ngayon ka lang. Pero kinakabahan ako. Samahan mo ko, ha? Amen. Pasaway ka tayong matanda ka, umuwi na tayo!
kumain ka na. Sige na, para din to sa'yo. Ano ba naman yan, Nay? Ako na nga nung nagmamalasakit sa'yo, ayaw mo pang sundin yung gusto ko. Kumain ka na. Kumain ka na. Kumain ka. Hindi ka kakain? Kumain ka! Sino ka ba? Sino ako? Kumain ka! Kumain ka, kumain ka. Pugo na lang pasakit yung dinadala mo sa buhay ko. Sawang-sawa na ako! Kumain ka pa. Ayan. Sige. Sige, ano? Sama kayong tandang babae. Sinasaktan yung ako. Yung matanda eh. Tapos po, nakaitim siya na belo. Alam mo, yung mga panaginip na yan, hindi yan totoo. Kinala niyo ba siya? Hindi ko lang yan. Hindi ko kinala yun. Gunigunin mo lang yan. Kasi, tigas ng ulo niya. Hindi, wala akong ginawa sa kanya. Sounds like a corner, try to decide.